Magandang umaga, tanghali, magandang gabi, magandang araw. Ayan na po. Siyempre po, maraming salamat po sa mga bumibisita at lagi pong tumatangkilik dito po sa amin sa Papong TV. Siyempre po, kung bago po kayo sa ating channel mga utol, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, paki-like na rin po, paki-hit yung notification bell at siyempre po, paki-share. Mga kapatid, araw-araw po kami nag-upload dito po sa aming channel para man po makatulong at marating po natin yung mga tao pong gusto po nating tulungan. Ngayon is another relationship topic na naman po. Tungkol po tayo sa isang problema na dinadaing po rin sa atin. Gabi-gabi po, pag tayo po ay nagla-live, ay lagi pong ino-open tong topic na to. At syempre po, isinusulat din po sa atin. Ginawa na po natin siyang vlog para at least mabigyan po natin ng mga guidelines at tamang mindset po yung mga gusto po nating tulungan. Pero syempre po, bago po tayo umusad mga kapatid, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o! Siyempre po, ito po yung idinaing sa atin sa pamamagitan po ng messenger. Isinulat po sa atin ng ating kaibigan dahil ito po yung pinaka-problema niya. Almost, ano po sana eh, almost okay na. Everything is doing well. Kumbaga, parang nafe-feel nga po niya na malapit na po siyang sagutin. Medyo malapit na po sila sa isa't isa. Ang problema, when he's about to sneak on his account, nagulat po siya dahil siya po ay nakablock. Ang tanong, bakit po siya binlock? Yan po ang mga problema kasalukuyang iniisip natin. Ginagawa po natin ng solusyon, nagre-research po tayo sa maghapon, nakikinig po tayo dito sa Papong TV. Bakit? Initial thing kasi ang gagawin po natin for sure is to tell our friends, family, and their initial reaction, syempre, kalimutan mo na lang yan, tol. Kumbaga parang move on ka na lang. Laging ganun po yung maririnig natin. Syempre, hindi po natin kaagad-kaagad matatanggap yon. At iisip pa rin po tayo if there's any solution. Dahil syempre, black lang naman kung iisipin natin. First, you have to realize that it's not a big deal. Dapat po pag-isipan natin, kung tayo po ay ginawa ng mga bagay na ganyan, i-binlock tayo sa FB or let's say kahit saan pa man, ano, dapat po isipin natin na hindi po siya ganun kagrabe. Actually, we have to realize that it's not a big deal. People have their own choice and we can't manipulate them. Hindi natin pwedeng i-manipula yung mga bagay-bagay. Hindi natin kontrolado yun. Ito sarili natin, yes, kontrolado natin. Pero yung mga bagay na yan, sila po ang nakakaalam, mga kapatid. Bakit ka na-block? Yan ang pinakamalaking tanong. Bakit po tayo i-block? Women are more emotional kesa po sa ating mga lalaki. They are more sensitive. Dapat po alam natin yan. She had blocked you, probably po, no? Maybe because you were so desperate and needy. She don't want to recall. Ayaw na niya pong maalala yung mga nakita niya sa inyo. Yung mga pinaggagawa niyo, maari pong masyado po kayong naging needy po sa harapan niya or yung nakaraan. Kaya nga po, isang reason yon para siya po ay mag-block at i-block po tayo ng tuluyan. In general, you acted so weak and sobrang turn off po yon sa mga babae, mga utol. Baka po yun ang naging dahilan. Now that we already know the cause, kung alam na po natin, dapat nating i-analyze kung bakit, since we already know that it's emotionally driven. Kumbaga, wala naman pong masamang nangyari, wala tayong nagawang masama, tayo po ay possibly na-block dahil po sa mga bagay na ipinakita po natin. So meaning to say, emotionally driven po ito. Take note mga utol, we have to realize the solution. Crystal clear eh. Kumbaga, kitang-kita na po sa atin, ipinapakita na po sa atin in daylight na ang naging dahilan po, you got blocked because of our negative manners. Yun na po ang naging dahilan. Kaya po tayo sadyang i-binlock po temporarily ng isang babae. Napakasakit. So the answer will also be from the root cause. Kung ano po yung pinaka-root pinanggalingan, syempre po, yan po ang magiging, dyan din po natin makukuha ang pinaka-tanging sagot. You see, instead of feeling devastated, down, rejected, demoralized, why don't we look at the situation as a challenge? Kumbaga, isa po siyang challenge to trigger a certain move na kailangan na po natin gawin, na naiisip na po natin gawin. That's why having a purpose to improve is so important, mga utol. Kailangan po natin ng purpose-driven. Diba, binanggit ko na po before yan sa aking mga vlogs. Kailangan po natin mga bagay na yan para po mapursigin natin ang isang bagay na gustong-gusto na po natin gawin. Kasi may mga alinlangan eh. Before, pero ngayon po, free-free na po tayo. Libreng-libre na po natin gawin. Dahil nga po sa pag-block niya sa atin. Before, stagnant kasi, hoping tayo, eh, lagi tayo naghihintay. But now, she had already triggered yung dapat nating gawin. You see, this should not be anything that worries us. Eh. Hindi dapat tayo mag-alala. A person doesn't want to talk to you. Malinaw po yun. Yes, but it's not me. It's just that I acted weak. Di ba, hindi naman po tungkol sa atin. Eh. Kaya dapat po, don't take it personal. Huwag tayong masyadong sasama ang loob kasi it's not us. Yung naging manners natin,
yung naging ipinakita natin sa kanya, yun po ang naging dahilan. Kaya po na tayo, kaya po niya tayo binlock. So all I have to do is to show her the real me. Kailangan ko lang pong ipakita yung tunay na ako kasi nagkamali lang po ako before. As a stronger man, a more responsible man, a very outgoing at syempre po a very, very confident guy. Yun lang po ang dapat niyang makita in order for her to unblock at ibalik po niya kung ano man yung nakagisnan niyo. Sa po mga utol, hindi tayo dapat sumama ang loob. Unang-una dapat po maging focus tayo, full concentration. Kung halimbawa pong umagang-umaga habang nagkakapit tayo, nakita natin na gano'n ang ginawa sa atin, hindi po dapat tayo mag-alala ng todo. Dapat po luminaw po ang ating isipan sa mga bagay na gagawin po natin. Bakit po? Ang inaalala ko po kasi mga kapatid, baka po mamaya makagawa po tayo ng kamalian, ng mali, lalo pa pong mapasama ang ating sitwasyon imbis na mapabuti. The big question, tanong, will she ever unblock me? O diba yung po ang pinakamahalagang tanong ako po ba ibabalik din po niya? I-unblock po pa po ba niya ako? O permanente na po yun habang buhay na po? And she will! Alam niyo po, tatanggalin din po niya yun. Meron lang po siyang gustong makita at meron lang po siyang iniiwasan sa ngayon. Yun nga po, yung pagka-desperate po natin. Ayaw na ayaw po niyang maalala. Provided, if you remain desperate, weak, she will be very happy to do so. Papabayaan niya po yun. Bahayaan niya po yun permanently dahil nga po wala kayong pagbabago. Because you just confirm na tama po ang ginawa niya. Kung halimbawa po, lalo po tayo naging desperate, ipinakita po natin na tayo ay very, very, very needy at nagmamakaawa po sa kanya. Tayo po ay humihingi ng malaking sagot kung bakit po niya ginawa. Parang i-confirm lang po natin na tama po siya sa kanyang hakbang na ginawa. Lalo pa po siyang matutuwa. Chances are, she might sneak and peek ask some friends and find out if you've already changed, kung nagbago na po kayo. Ginagawa po ng mga babae, mga kapatid, nagtatanong-tanong, nangangamusta, nakikiramdam din po, kahit po, although rejected na po tayo a few days ago, nakikialam at naano rin po yan, inaalam din po niya kung ano po yung naging resulta, kung ano na po yung ginagawa natin, kung meron po ba tayong mga planong positive, or kung tayo pa ba ay ganun pa rin, at longing pa rin sa kanya, lumuluhod pa rin, umiiyak pa rin, kamusta na po tayo, yan po ang gusto niya malaman. Would you believe, sa interview pong ginawa ko, no, some girls used to unblock us. Alam niyo po, ginagawa yan. Marami akong kaibigan na nakausap ko before. Ginagawa po pala nila yan. Suddenly, ina-unblock ka nila. Sinisilip lang po kung anong ginagawa nyo in social media, kung yung mga activities na ginagawa nyo. And then, pagkatapos po nun, for a while, ibablock din po kayo ulit. Sinisilip. Girls want something that interests them. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Something na magiging interested sila. Yun po ang dagal, yun po ang dagdana sa kanila. Yun po ang gustong-gusto nila. Something that interests them. The reality is, she will somehow unblock you in the future. In the future po, kayo po ibabalik din naman po niya. Provided na kayo po ay medyo nagbago, medyo nag-change, sinunod niyo yung inyong mga goals in life, wala pong problema, ibabalik din po niya kayo. Hindi naman po ganun kasama o hindi naman po ganun kalala ang sitwasyon. Kaya po nga sabi ko sa inyo, huwag po kayo magpanik. Kailangan po focus sa ating pag-iisip. Listen, actually she did you a favor eh. Sa totoo lang, ginawa pa po niya tayo ng favor. Bakit po? Meaning, may legal na rason na kayo to literally pursue, walk away. Alam niyo po ba yan? Alam niyo, from the beginning na tayo po ay nakakaramdam ng konting negatibo sa ating panliligaw. Alam ko po yun, mga kapatid, na naiisip niyo na pong mag-walk away, mag-no contact. Kaya lang kayo po ay naaalangan dahil pagka ginawa niyo po yun, baka isipin po niya, nag-quit ka. Isipin po niya na baka meron na po kayong ibang babae. Nangyayari po yan dahil marami pong sumusulat sa akin at ganyan po ang sinasabi nila. Ngayon, kung siya po ay ibinlock na po kayo sa FB or somewhere else, alam niyo po, legal na po. Literally, siya po ang naggumawa ng paraan and she is actually doing you a favor. Na ibig sabihin, pwede niyo na pong gawin na wala po kayong alinlangan, na hindi na po kayo mag-iisip dahil you will not worry na to call her, you will not worry to chat her kasi nga po, wala na po, di ba? And sabi ko nga po, walking away, ang walking away is a very, very effective way for attraction to grow. Kaya nga po, pwede niyo nang gawin yung gustong-gusto niyo na pong gawin na wala na po kayong alinlangan. Kapatid, last but not the least, kailangan ko pa po bang gumawa ng paraan? Meron pa po bang mga solusyon na pwede ko pong magawa? Ang sagot ko po dyan mga kapatid is no. No need. Ang sinasabi pa po ng mga ibang foreigner, di ba? Hell no! Kumbaga parang wag na wag. Bakit? Main goal natin should be moving forward. Move on. Kailangan po natin mag-move forward mga kapatid. Dahil ito po yung bagay na kontrolado po natin. Alam kong hindi nyo po gusto marinig yan, pero tinuturo ko na po sa inyo kung ano po yung nararapat if ever na tayo po ay i-block ng isang babae for the meantime.
It seems na siya ang may problema. Not literally you. Hindi po kayo. Siya po ang nag-aalala. Siya po ang worried. Siya po ang merong ano tawag dito. Merong gumugulo sa kanyang isipan. At kita-kita naman po na hindi po kayo yun. Understand that girls do it all the time. Ang problema is we feel na tayo po ay nireject. We feel na we are humiliated. Sumasama po ang loob natin. At the same time, tayo po ay nagpapanik. Pero sa totoo lang, as I've said, ginagawa po talaga ng kababaihan yan. Dahil po, they are more sensitive. Ika nga. But if we feel focused in improving, rebuild ourselves, and make a program, she will start to notice it. Pagka ini-improve po natin yung sarili natin, ginagawa po natin ng paraan, positibo ang outlook natin sa kanyang ginawa, alam niyo po, mapapansin niya yan. Siya po ay be-believe and she will start to possibly like wonder kung ano mga pwede natin gawin. Macha-challenge po siya mga kapatid. And syempre, pagka siya po ay na-challenge, mamimiss po niya yung mga positibong bagay na naibahagi niyo na po before. And once you enjoy improving, ito pa po yung gusto ko sabihin. Halimbawa po, di ba ginagawa na po natin yung improvement natin? Alam niyo po, sa totoo lang, once na sinimulan niyo na po yan, nakaka-addict po mga kapatid. And once you enjoy improving, nakaka-addict nga yan, she will start to be a part of that tremendous, wonderful event at bagay na nangyayari po sa buhay niyo. Gusto po niya maging part nun, although magiging attached siya at first, pero sa bandang huli, iisipin niya, parang gusto ko na maging parte ha. Dahil oo, nireject ko siya before, pero nakita ko po yung improvement at ginawa niya. Bibilib po ang babae sa inyo mga kapatid. Although nakablock po kayo for the meantime, pero alam ko unti-unti maiisip na po niyang ibalik yon. Yun lang naman po ang way nun eh. Kailangan po nating alisin yung rason kung bakit po niya tayo i-block, which is naging weak nga tayo in the first place. Noon yon. Pero ngayon kailangan na po natin mag-move forward. Ipakita po natin sa kanya yung ating pong ginawa. Parang ano lang yan eh, challenge accepted. If you can stay calm and focus on self-worth and don't care about it, whether she unblocks you or what, you are actually giving yourself a favor and giving yourself the best chance to be the best version of you. Ganun lang yung kapatid, ganun lang po kasimple. Pagka nilagay po natin sa isip natin na we don't really bother kung ano man yun, although alam ko masakit at marami tayong may isip mga utol, pero para po sa atin, para po sa ating self-improvement, para po sa ating buhay, kailangan maging matalino po tayo, maging smart po tayo, at i-analyze po natin mabuti kung ano po talaga yung nangyari. And syempre, sa lahat ng mga nangyaring yan, pagka tayo po ay nag-focus to move forward kahit po wala siya, that's the ultimate way for her to at least look at you. At syempre po, eventually, got into you. Kumbaga may in-love din po siya kapatid eh. Syempre po, unti-unti lang naman yan, affection. Dahan-dahan, simula sa maliit, hanggang lumaki na po yan, unti-unti po niya maiisip. She will start to miss you. Sabi ko nga po, sa ginawa niyang yan, na kayo po i-binlock niya, she just did a favor sa inyo. Dahil magagawa niyo na po yung walk away. Yung po yung isa sa pinaka-effective formula para lumabas mo yung mga positibong bagay at ma-miss po niya kayo. Bakit nga po? Sabi nga po sa inyo, positibo at negatibo. Negatibo po, unti-unti nawawala over time, dahan-dahan. Siya po ay nagsasubside. Pero yung positibo, hindi po yan nawawala sa ating isipan. Sa lalo na po sa isipan ng mga babae, siya po ay nag-i-stay po dyan. Positive things remains. Ngayon, in order for positive things na lumabas, kailangan po lumipas lang po ng konti, walking away. Di ba, ano po bang mangyayari doon? Paano po bang walking away? Kailangan wala kayo doon. And she already did. Ginawa na po niya ng paraan. And eventually, maiisip po niya, dahil lumalabas na po yung mga positibong bagay, maaalala na po niya kayo. Na kayo po ay isang tao rin na nagpasaya sa kanya, isang tao na nag-alala sa kanya, at isang tao po na nagmamahal sa kanya. And she will then realize na siya po ay nagkamali. And then, i-unblock na rin po kayo mga utol. Yun na po yan mga kapatid. Sana po na-inspired po kayo. At sana po may napulot po kayo dito po ngayon sa Papong TV. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi mga utol. At syempre po, mahal na mahal ko po kayo mga kapatid. Lagi ko po kayong tutulungan. At syempre po, ako po ay committed sa aking binitawang salita na hindi ko po kayo iiwanan. Maraming salamat po. Papong TV po.